guys. Pa-carwash muna tayo. First time pinaano eh, pina-carwash eh. First time natin pa-carwash mula nung binili. Yan. Dito tayo ngayon sa Mad Garage, tama? Mad Garage, no? Ayan, Mad Garage tayo, guys. Ito yan, Blooming Trip. Ayan, guys. So, meron na tayong plaka, sticker ng 1HP, siyempre. Primavera, 150. And first time natin na magpa-car wash. Nag-change na rin tayo ng muffler, guys. Ay, muffler. O, tama. Nag-change na rin tayo ng muffler. Stuck yung mags. So, yun. Pinalinis lang natin kasi tomorrow, yung Fujifilm photo and video walk. Medyo mahirap yung parking dito sa Manila. So, yun. First time ko siyang ipa-car wash. After nung nabili. I think 3 months or 4 months. Ganun ka-busy. Hindi ko rin masyado nagamit. So, magbigay lang ako ng mga experience ko at saka kung ano yung masasabi ko after months na nabili ko to. So, yun. May tumatawag pa. So, yun. First thing, ang tanong is sulit pa rin ba siya after ko siya mabili? Kasi nung nabili ko siya, fulfillment talaga eh. So, ang tanong is sulit pa ba? Siyempre sa akin, sulit pa kasi andun pa rin talaga yung classic niya at saka yung fulfilling na pagbagong car wash. Ayan. And yung mga may napansin ba ako na parang hindi ko nagustuhan, actually wala kasi talaga na-enjoy ko siya until na i-drive ko siya dito. And ayun, kung tatanungin nyo kung worth it ba yung price niya na 225 ba? 230 sa pagbili ko sa kanya, is ang sagot ko sulit na sulit pa rin. Kasi, ewan ko, pogi pa rin talaga ng Primavera. Primavera 150. Yan. Kasi was the best pa, maganda. Yan. Tapos yung seat cover pala natin, guys, is nilagay ko lang yan. Hindi yan yung original. Kasi nga may mga pusa dun sa amin. So, protection na rin. So, yan guys. Namay, antayin natin after niya ma-wax. So, yan guys. Pina-wax na siya. Maraming tablada. Soundcheck tayo guys, soundcheck. Ayun ah, naginaw na yung salamin. Soundcheck natin.